Tapos na ba tayo dun sa mga ano, sa weapons, sa pangalawang lesson na tayo? Hindi, yung diniscuss ko, recitation kasi yun eh. Na-discuss ko na ba lahat ng ano, weapon? Okay. Hello guys, any from the class? Na-discuss na ba lahat ng weapon? Alam ko hindi pa eh. Saan tayo uling natapos sa weapon? Arnis. Okay, sige. Okay guys, dito tayo. Balik tayo dito sa mga weapon natin. No? Previously discussion. Okay, we start our discussion right now guys. And I am recording my discussion, no? So that I know my Wati channel, kung meron kayong mga hindi naunawaan o hindi kayo may naiintindihan, pwede nyo po siyang balikan, no? So, ito yung malaking tulong pagdating sa mga estudyante na meron tayong record, no? Na yung record kasi yan guys, the purpose of the recording of our discussion, if the student does not attend to our class, you will be updated to our YouTube channel, no? Pasensya guys kung di ako nakapag-update sa inyo sa, no, sa YT channel, because I had a lot of things to do also. And also, yun nga, since bihira naman tayo makita dito, and also this is a matter of the subject na martial arts, is madali naman siyang intindihin. Pero, like I said, the purpose of having a video presentation is a recording about the subject title itself, no? Para lahat ng galaw natin ay ma-record natin mabuti. Kasi kapag hindi natin na-record, eh, uulitin ko na naman to i-record, eh, mahirapan na ako nyo. Masakit din sa, ano, sa bibig, o may sakit din sa lalamunan guys, kapag tuloy-tuloy na nagsasalita. No? And also, we have a recording to our masteral, kasi nag-aaral din ako, kaya may recording din kami. Kaya hindi ko hindi rin maano. Like you guys, kung nag-aaral kayo, nag-aaral din ako. Eh, yun lang, masakit, no? Nakikita naman guys yung aking presentation, no? Nakikita naman. Okay. We back to our previously discussion na a little discussion tapos punta tayo dun sa pinaka discussion natin. Guys, so we discussed last time the history of Kali and Silat, no? We already nakapag-ano na po tayo sa weapons, na kayo ay binigyan ko na sa recitation 1, nag recitation 1 tayo kung ano-ano ba yung uri ng mga weapons, no? After we discussed the different weapons in the Philippines, kung anong meron dito sa ating bansa, nagkaroon din po tayo ng tinatawag nating execution. Natuto tayo sa una, tapos in-execute nyo. Iba-iba nga lang kung ano yung pinakita nyo. Yung iba guys, nagpakita ng kanilang talento sa paghawak ng arnis. Yung iba, not only an arnis, but also in a weapon. May sarili silang weapon na ginamit, meron din silang sariling arnis, no? Kumbaga, dalawa. Ano dito? Kutsilyo dito, arnis yung hawak niya ni isa. Yung isa naman, they have a lot of people also that they show their kung saan sila magaling, like the ano ba yun? Taekwondo, the karate, may meron mga nagpaita ng mga ganun. Tapos meron pa nga doon, natatawa ako kasi meron siyang ano eh. Ang example niya yung mga kapatid niya yata, no? Talagang bugbog sarado doon sa kama. Ewan ko kaninong yung presentation, nakalimutan ko na eh. Kay Maris yata yun eh. Meron ba Maris dito? Nakakatuwa lang isipin na. Okay, ayan. History of Kali and Silat. Yan. We are pleased to present Filipino martial arts as a part of the curriculum at the Elite Training Center. Yan guys. Ang Filipino martial arts na ginagamit po natin dito sa ating bansa ay hindi lang may pagmamalaki dito sa bansa natin, kundi may pagmamalaki rin pagdating sa ibang bansa. No? Kaya nga meron tayo mga master, grandmaster. Alam nyo guys, sa ibang bansa, ang kinukuha pa nilang trainer para turuan sila kung paano gumamit ng mga weapon na ganyan. Ganyan, especially in handling a Kali, isa Pilipino. Diba? Nag-hire talaga po sila ng mga Pilipino na magaling talaga pagdating sa martial arts. Lalo na pag-usapang Kali. Kasi nagsimula yan dito sa ating Pilipinas. No? Kumalat lang naman sa buong mundo at nakilala ng buong mundo. Yan yung magandang bahagi na naibahagi sa atin ng ating kultura o fundamental of martial arts. Also, yung Kali guys, di ba? Like I said yan sa previous discussion natin, diniscuss natin na nagkaroon ng evolution o nagkaroon ng enhancement na pinatinatawag natin. Nagkaroon ng iba't ibang tawag, like dito, tinawag silang Kali, Eskrima, or Arnis, no?
yung tayo ay nasakop na ng mananakop na Espanyol. Diba? Nagkaroon ng ganyang pagbabago. Okay, we go back. We proceed guys kasi na-discuss na rin naman natin ang discussion, ang binibigay ko lang sa inyo ay yung mga previously para maalala niyo ulit. Ang traditional weapons or the Filipino weapons that we use here, we have kampilan na ginamit ni Lapu-Lapu po during the occupation of the Ferdinand Marcos, no? Kung saan napatay niya si Ferdinand Marcos, yung kampilan itong gamit niya guys, no? So it means kapag tinanong kayo dito pagdating sa midterm examination, madali na sa inyo. Pag sinabing ito, according to the Filipino history, the kampilan is believed in the main blank is the main sword that struck down the famous explorer Ferdinand Magellan by the legendary chief Lapu-Lapu. Diba? Madaling malaman. And also guys, nakikita niyo po ba ang logo ng Philippine National Police? Siguro naman pamilya kayo, may mga tito at may mga kamag-anak naman yata kayong police, no? May pakita natin para makita niyo yung logo ng ating PNP. PNP logo. And guys, yan. Sa mga future police officer na gustong mo yan. Nakikita nyo ba yan guys? Philippine National Police. 3-star, Luzon, Visayas, Mindanao. The Kampilan, Lapu-Lapu, and yan. Service of Honor or Justice. Dito kinuha yung logo na yun guys, kaya napakaangas, no? Kaya hanggang sa ngayon, ito ang simbolo ng ating Philippine National Police. If you become one of them, yo, bibigyan kayo niyan guys, no? Bibigyan pa nga kayo ng ano diyan eh, ng ano ba tawag doon? Na badge na malaki. Tapos nakalagay yung ano niyo diyan, pangalan niyo and serial number. Kaya make it sure na aralin niyo mabuti, mag-aral kayo mabuti para pagdating ng panahon, kayo naman meron kayo niyang maisasabit sa pader niyo. Okay? Like this one. Yan yung magandang naiambag sa atin pagdating sa mga kultura o history natin. Okay, we discuss also the Kali, Arnis, Eskrima, and Kuntao stuff. Also, the Kalis, the Itap, Tagalog, the Barong, the Balisong Knife, the Panabas, the Punyal, the Straight Gunong, the Talibong, Ginunting, Espada Waydaga, the Gulok, the Kris, the Sanduko, Waydaga, Bikoko, Sansibar, Bisayan Barong, Dahong Palay, Wargulok, Karambit. Ang Karambit guys, oh, naalala yung to. Parang ito yung sa mga ninja, eh, no? Ito yung mga ginagamit. Garap Knife, Hagibis, Maguindanao Swords, iyan ang mga diniscuss natin sa weapons na ginagamit ng ating bansa dito sa Pilipinas guys, no. You need to be familiarized sa mga weapons din guys because that will be nalalabas sa ating examination, no. Hindi naman ako magbibigay sa inyo na exam na hindi naman nawala dito sa notes natin, no? Baka mahirapan kayo. Hindi na kayo pumirepek sa exam natin. Madali naman ang exam guys pag dito sa martial arts, so sa fundamental martial arts. Ang problema lang kung paano nyo i-handle yung situation o paano nyo sasagutan yung mga tanong. Kasi minsan kahit madali yung tanong, yung estudyante wala namang alam, hindi niya napag-aralan mabuti, magre-reflect yan, di ba? Magba-bounce back sa inyo yan, no? Okay guys, punta tayo dito sa 10 things you probably didn't know about the Filipino martial arts. Ito daw yung mga 10 bagay na hindi doon natin alam o hindi nyo pa alam kung ano ba yung mga ito. Kumbaga guys, ito yun, di ba? Alam natin na yung martial arts ay isang bagay, isang matibay na panangga pagdating sa mga hindi inaasahang pagkakataon o ito'y pagpapabuti o pagpapaunlad ng ating kaalaman pagdating sa pagprotekta o pagdepensa sa ating sarili, no? Pero meron daw tayong 10 hindi alam pa. O 10 alam niyo siguro, pero yung iba hindi rin alam, no? Okay? We have Filipino martial arts, grow your knowledge of MMA, and become a better rounder in martial arts. And who knows, you might end up a student of Kali, Arnis, or Eskrima. Kakapares lang yan guys, ha? Kali, Arnis, Eskrima. Black Belt Hall, Farmer Julius Melegrito is your guide. Ito daw. Si Melegrito, one of the black belt, no? Pag black belt, mataas din yan, tama ba?
Tama ba, Sor? You are Taekwondo, tama? Black belt ba ang pinakamataas sa inyo? O depende, may iba pa. Red, red ba ang pinakamataas? I'm not familiar, kasi. Aha? Yes? Ana? Siguro iba-iba kasi, namang magkakaiba kasi ng belt, no? And guys, tandaan nyo, pag binigyan kayo ng belt, lalo na kapag kayo ay mga nandiyan, nasa taekwondo, nasa karate, eh talagang simbolo yan na marunong talaga kayo, no? Kaya kapag may alam kayo guys, may kitsure na gamitin nyo sa tama, no? Huwag yung mga ipagyayabang nyo, no? Tapos lalabas ka sa bahay nyo, sino papalag dyan? Labanan nyo, mga ganong bagay, no? Eh baka paglabas mo palang pagbabarilingan. Kahit anong galing mo sa martial arts, kung ang weapon niya ay mas malupit sa'yo, eh talagang bounce back talaga sa'yo yan guys, no? Number one guys, stick are extension of the hands. Without the hands, there can be no stick, di ba? Sabi daw dito guys, ang stick daw ay extension ng ating ng ating weapon. Pero kung wala din tayong kamay guys, hindi rin ito magiging extend, no? Lalo na kung putol yung kamay mo, kung wala kang daliri, paano mag-i-extend yun, no? Eh pwede naman siguro itali mo pa. Yung mahirapan ka nga lang. This is worth knowing because people still like to ask sometimes sarcastically, why do you practice stick fighting? No? Ang dami kasi nagtatanong, bakit daw gumagamit tayo ng stick? O bakit daw ang mga martial arts gumagamit ng stick pagdating sa paglalaban? No? Kasi ito yung pagdating sa Filipino martial arts guys, talaga ito yung pinaka-idea natin, di ba, the stick. Kahit anong stick nga lang, may makuha ka lang stick sa tabi-tabi, pwede na maging weapon to, di ba? May hawak ka nga lang ball pen, eh, no? Extension of your arms can be a weapon also, di ba? Sa mga kulong, guys, tandaan nyo, lahat ng mga matutulis na bagay, hindi talaga pinapapasok. That will be considered as a contraband. Hindi siya illegal, pero this is will be a contraband. Kumbaga, nagiging illegal because pag pinilagay mo sa loob ng kulungan, that will be a weapon to the prisoner, no? Sa mga detainee. Kaya hindi talaga pinapayagan yung mga ganyan. It's not like you carry stick everywhere you go. Yes, hindi naman tayo nagdadala basta, hindi naman tayo kung saan-saan nagdadala ng mga stick, 'di ba? Pagpasok mo sa SM, papaiwan sa iyo yung mga stick na 'yan, guys, no? Hindi basta-basta dinadala 'yan. Okay? It's good to be able to answer them and it's good to be able to remind yourself when you need it. Ito guys, mas maganda nating malaman o ma-remind sa mga sarili natin kung ano ba ang kahalagahan ng kaalaman pagdating sa fundamental martial arts, no? Ang mahirap lang po kasi dito sa fundamental martial arts, we don't see each other. Hindi natin magabayan o hindi natin magabayan ang bawat isa, no? Kasi tandaan nyo guys, meron kayong mga alam na hindi ko alam at may alam ako na hindi nyo alam. For example, I give a guidelines to you. Diba? Nagbibigay ako ng guidelines sa inyo kung ano ba yung mga pwede nyo malaman sa fundamental of martial arts. Pero unfortunately, meron talaga mga student na magaling sa martial arts na tinatawag natin. Meron silang alam, like taekwondo, karate, arnis, yan. May mga student na ganyan talaga. Yung pa nga, karaniwan yun, kayo pa ang magpo-promote ng mga ganun. Kasi tandaan nyo guys, mahirap magturo sa isang estudyante o mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo talaga alam ng lubos. Kaya I make sure to myself na kapag ganun, I can present ako is my student to teach or how to do rightly, no? Kasi mas maganda kung ituturo sa inyo talaga and sa akin lang yung guidelines na pwedeng ituro natin. And also this pandemic or this yung online na tinatawag natin, no? Hindi natin maranasan talaga, no? Kasi pagdating sa martial arts guys, karaniwan yan, they have a competition, no? Sa fundamental. For example, you are my student in a fundamental martial arts, we can compete to other section like 1-7, 1-6, 1-1, 1-2. No, pwede yung gawin ng mga professor nyo. We can compete you. Okay yan. Ganun kasi yung ginagawa sa amin guys yung dati, meron pa kaming face-to-face class, no? Talaga kami na naglalaban-laban kami sa iba, no? Tawag namin doon, labanan. Talagang kami yung nakikipag-sparring sa isa't isa. Kami yung ma-pride talaga, guys. Yung hindi ka magpapatalo basta-basta. Ang ano pa nga namin yung guys, is wrestling. Yun, natuto ako ng wrestling yung dati. Kaso namatay kasi yung professor namin na yun, eh. Magaling siya, no?
tinuruan kami ng wrestling, tinuruan kami ng basic knowledge about wrestling. Yan, ganda guys. Yan ang pwede ko sanang ituro sa inyo, no? I'm not familiarized to my discali, but I can provide what I need, yung aking kaalaman, and particularly in wrestling, no? Meron kasi kami mga bagay talagang tinuro sa amin yun, during our first year. Siguro kung nabuhay lang yung prof namin, namatay na kasi siya, eh. Baka naano na kami dun. We compete to each school also. Okay? Although practitioners of many styles do leave service to this statement, only practitioners of Filipino martial arts back it up by doing the same exact techniques with and without weapons. Alam natin guys na meron tayong mga practitioners na merong alam talaga na sobrang galing talaga at meron talagang walang alam, no? Yung mga nagmamagaling magalingan lang pero wala naman talagang ibubuga. Meron mga ganun na ayan, ito, grandmaster ako, no? Pero pag hinabon mo naman, tapos pag sinubukan mo, wala rin ibubuga, no? Pero yung mga tahimik guys, no? Yung mga wala talagang, hindi talaga pinagyayabang, yan yung mga taong talagang may alam, no? Karaniwang kasi guys, kapag tahimik ka, lalo na kapag ikaw ay marunong talaga sa martial arts, tahimik yung mga taong yan, no? Hindi nila ipagyayabang yan. Bagkus kapag sinubukan mo sila, dyan mo malalaman kung ano bang pinagkaiba ng martial arts sa'yo. Diba? Minsan guys, mas maganda tahimik kayo, no? Huwag niyo ipagyabang kung anong meron kayo. Kasi kapag minsan, pag pinagyabang nyo, sinusubukan kayo ng ibang tao. Tapos yung pagsubok na yun, pag napahiya pa kayo, kahiya-hiya kayo. Okay? The Philip, parang kaalaman yan guys eh. Parang pagbibigay namin ng aral sa inyo o pagbabahagi namin ng mga kaalaman kung anong meron o kung ano ba yung pwede namin ibahagi sa inyo. Tandaan nyo guys, huwag kayong magbabahagi. Kunyari, may alam na kayo sa batas o meron na kayong konting nalalaman sa batas. Sabi mo, ito, according to Republic Act 6506 o according to 9165, you violate the law, no? Mga ganun, sasabihan mo yung tropa mo habang nagiinuman kayo, no? You violate me, yun ang nagsasabihin mo sa kanya. You violated oral defamation, pamamahiya mo sa akin. I can sue you or libel. Mga ganun bagay, no? Pero huwag nyo ipagyayabang kapag mahirap ipaliwanag sa kapwa ninyo. Always remember, be humble to yourself, no? Kahit alam kayo, manahimik lang kayo, tapos kapag dun lang kayo na ano, dun lang kayo bumawi, okay? The Filipino martial arts, Kali, Eskrima, and Arinis. Take weapon first, after which come the anti-hand techniques. Dati guys, di ba, wala naman tayo mga kanyang Filipino weapon martial arts, but the weapon that we use to defend ourselves, no? Gamit lang natin, mga kamay natin, mga kamao natin, boxing, and other form of the martial arts. They have different martial arts in the Philippines. They have different pag-aaral pagdating sa martial arts, no? Magkakaiba kasi ng pag-aaral po pagdating sa martial arts. Depende na lang po kung paano nila gawin o paayusin yung sistema o pagpapaunlad ng kanilang martial arts technique. Okay? Naririnig ba ako? Baka wala na kayo, ha? Hello? Sige. Sayang guys, eh, kung kayo yung naging estudyante ko sana eh. Sabi, sa intro, no? Dami na niya. Yung mga katuwa yung mga estudyante ko, no? Nahirapan sila pero nagpapasalamat sila. Yung mga ganun bagay, no? Okay. Filipino martial arts represent the most well-rounded and practical fighting techniques in the world. So guys, ang ating Filipino martial arts is wow sa represent and most na pinagyayabang o pinagmamalaki natin sa buong bansa, no? Kaya huwag yung ikaya kung anong meron tayo. Bagkus talagang kilikin niya yung bigyan niya ng pagkakataon ng mulat, kumbaga. How so? Bakit nga ba? They well-rounded in that they are cover all distance in which combat takes place. Long range, kicking, middle range, boxing, and elbowing, kneeing, and short range, grabbing, poking, biting, grappling. They are practical in that they focus on fancy or complicated moves that are likely to fail under duress. Itong mga nabanggit natin guys, this is the sport that we are given, that we are, na talagang marunong tayo. O meron talaga tayo, no? Like boxing, we have a world champion, Manny Pacquiao, di ba? Isa sa mga maipagmamalaki ng bansa natin, na ito'y boxing na meron talaga tayong alam. Na meron talagang ipagmamalaki ang ating bansa, di ba? Like other sport, men and women are equal in terms of the sport, di ba? The one have gold medalist in the weightlifting. Sino po ba yun? Ang pangalan niya? Pangalan niya, guys?
Yan, Hydilindia, sige ba guys? Yan yung hindi, ayan yung mga pagmamalaki natin na kahit anong sabihin ng ibang bansa, meron tayong may pagmamalaki because we are very sportman team. We are very sportman team Filipino people in our country. Diba? Alam nyo ba guys, yan si Hydilyn Diaz, that is the first time that we have a gold in the Philippines. Okay? Yan pong kauna-una ang gintong medalya ng ating Pilipinas. Paano ba? Paat kauna-unahan? Balikan yung history guys. Ang history ay silver. Dating 1996 pa yung silver natin guys, no? Eh, because of Hydilyn Diaz in 2016, we have a silver also. Pangalawang silver na yun. Ngayon, dumami na yung mga silver natin, silver medalist. Ngayon, meron na tayong kauna-unahang gintong medalya. Eh, bakit, mapapaisip yung estudyante, dapat ano na lang sir, mag-sport sa lang pala ako. Yes, pero tandaan nyo guys, pwede kayo mag-sport, pero a lot of sacrifices that you need to do. Kasi sakripisyo, dugot pawis ang pinuhunan niya para makuha yung bagay na yun. Ganyan din guys, pagdating sa pag-aaral. You need to focus yourself. You need to handle yourself. You need to sacrifice everything that you have today. O yun, pag sinabi kong sakripisyo guys, yung mga bagay na nakaugalian nyo, yung sasabihin nyo, bukas na lang yan. Bukas pa namin yung ano yan, yung deadline yan. December pa naman deadline yan, yung mga ganun bagay. Yung project nyo, yung sayang yung plus point nyo. Handaan nyo guys, hindi ako madali magpa-exam kahit na ganito lang yung ano natin. No? Pagdating sa exam, take note President. That I'm not giving you a Google form, but this will be a live examination. Ang ating examination will be hard, easy, and super hard. Mga ganun bagay, guys. I can explain to you gagawa ko ng mga pagdating sa question and answer portion kasi pag ako gumawa, guys, talagang gagawin kong ano yan, situational. I know the definition of terms. I know na kaya niyong gawin yun. I know na madali sa inyo yun, pero pag sa situation, kaya nyo bang ipasa yung mga ganong bagay, no? Yun lang. Kaya yung mga nakapasa sa akin ng mga video presentation na yan, thank you guys. And I give you a plus point for our midterm examination. Okay? Even the forms of Anya used by some Filipino system are composed of actual fighting moves. Historically, those components were hidden in dance sayaw for variety of reason. Anyo. Alam nyo ba yung Anyo? Any idea from the class? I think you have an idea in anyo guys. Kasi may nagtanong sa akin last time. Sir, mag-aanyo po ba tayo? Yes, thank you. Yan yung performance na anyo guys. Yeah, pwede ko yung ano guys, pag sa anyo, yan yung pwede natin gawing final midterm yun na yan, o final examination na yan, pwede kong gawin yan, defense on me, pwede natin gawin, kasi since this is our class, dapat pagandaan ang anyo guys, no? Try to search kung ano magandang anyo, kasi anyo guys, this is a form of army, so this is a form of martial arts, that you can present yourself kung paano nyo mapapaunlad o paano may pagyayabang na marunong talaga kayo sa anyo. Pero like I said, anyo is very also hard pagdating sa mga baguhan. Kasi unang bagay din na sumali din ako ng arnis guys eh. Pero particularly, I'm not doing anyo kasi talagang malulupit yung mga yun eh. And you need to be a very fit also. Na kaya mong gumalaw ng mga ano, may mga galawan talaga na hindi natin maintindihan. Pero pagdating sa anyo guys, if you watch all the video, o watch other video na merong alam sa anyo. Kaya kahit magpaturo kayo guys yan. Makita nyo lang purpose. Hindi naman ako magbibigay ng ano guys, ng mga 80 plus pagdating sa mga, wala naman ako binigay na 80 sa inyo, no? Pero 88, 89 pagdating sa presentation nyo. Kasi, like I said, kung ano yung nakita kong maganda sa inyo, yung pagpapaliwanag nyo, in the flow of kung paano kayo gumawa ng ano, ng tinatawag natin na presentation, yun yung ginigridan ko dun. The effort na nagawa kayo. No? Once kasi na nagawa kayo, ibig sabihin gusto nyo talaga na pumasa kayo dito sa subject matter natin. Okay? Silat for the Street is the title of an online course from Black Belt Hall of Farmer Burton Richardson and Black Belt Magazine. Now you can learn the most functional silat techniques whenever and whenever you want on your smartphone, tablet, or computer. Yes guys! Lahat ng bagay na itinuturo pagdating sa face-to-face class o lahat ng bagay na tinuturo din pagdating sa martial arts
ay makikita na po natin sa mga web, sa mga gadgets natin, sa cellphone natin, sa smartphone natin, sa computer natin. Lahat po yan makikita na. Matututo po tayo na wala tayong binabayaran. Pero guys, iba po kasi kapag nandun kayo mismo sa lugar o nandun mismo kayo na may nagtuturo sa inyo on the spot, magkaibang bagay po yan. No? Magkabang magkaiba. Kasi meron kasing tinuturo kapag dun nandun kayo sa on the spot na tinuturuan talaga kayo ng professor nyo o ng isang grandmaster pagdating sa martial arts, ibang iba, diba? Tama ba? Yung mga merong ano dito, yung mga iba dito na kasali sa karate, kasali sa ano, sa mga martial arts, no? Ibang iba guys, no? Ibang iba yun. Talaga mas matututo ka kapag ay ikaw ay nandun sa tinatawag natin na tinuruan ka ng gusto o nag-focus ng gusto sa'yo. Okay? The practicality of the Filipino arts is enhanced by the versatility of the weapons. At long range, you can use the tip of the stick of or swords. At middle range, you can use the body of the stick or the blade of the swords. And at short range, you can use the bottom part of the stick or ponyo or handle of the swords. Ito yung mga pamamaraan guys, pagdating sa long range, sa middle range, at sa short range. Depende kung saan kayo sanay, depende sa galawan na gagawin nyo, at depende sa sitwasyon kung paano nyo mapapakita o mapapaayos yung mga execution command na tinatawag natin dito sa mga Filipino martial arts. Ito kasi guys, yun diba, sa 10 things that we didn't know. Ibig sabihin, ito yung mga hack. Kumbaga sa computer, ito yung mga hack na pwede natin gawin. Na pwede nyo gawin pagdating sa martial arts. Okay? The Filipino martial arts are the only one that can complement any other style. Any other fighting style. They don't conflict with other style, they actually strengthen them. That includes kicking arts, hand-based arts, pure self-defense arts, and grappling and throwing arts. Ang ating Filipino martial arts guys ay hindi lang natin mako-complement sa isang bansa o sa bansa lang natin. Kundi, like I said, paulit-ulit kong sasabihin, may pagmamalaki po natin pagdating sa ibang bansa rin, di ba? Yan, kasi kinukomplement nga tayo ng ibang bansa eh. Eh, paano pa sa sariling bansa natin, no? Okay, number 5, stick fighting is suitable and beneficial for everyone. Yes, it's very beneficial, stick fighting guys. For children, sinuwali is inappropriate. This form of double stick fighting, straightening the limbs and develop hand-eye coordination as well as any sport. Kids also benefits from the character training that occurs when they learn how to safely handle weapons that are potentially dangerous for many. This setting is preferable to the old way, which is how I learned. When I was young, my grandfather taught me to handle a live blade while learning to how to use it for survival and self-defense. My first lesson is how an apple knife to another person. Ito guys, kunento dito, kasi galing sa isang tao ito eh. Galing kay, sino ba tong tao na yan? Yan, kay Miligrito. Yan na black belt. According to him or according to her, stick is fighting is suitable and beneficial to everyone. No? Talaga naman guys, lahat ng bagay na mayroong pagdating sa stick, lahat yan pwede mo maging weapon. No? Pag nainis ka nga lang sa crush mo, hindi ka niya pinapansin, ampas mo sa ulo niya, di ba? No? Hanggang sa matauhan siya. No? Gustong-gustong-gusto kita pero hindi mo ako napapansin yung mga ganong bagay. No? O kaya pag mayroong alang di nagustuhan, no? Yung stick na yan, di ba? That is a weapon na kapag, for example, yung mga kababaihan, lalo mga kababaihan natin, no? Eh, kung meron ng basto sa inyo, no? Pwede nyo siyang pansangga o defense mechanism na tinatawag natin. Or defense system, no? Para hindi tayo, para malaman nila na we are not, they are not weak. No? May mga ganun kasi na masyado minamaliit. Pero like I said, women is very powerful right now, no? Kasi lahat sila, pwede na silang bumuang. Dati yung unang panahon kasi grabe yung pang-ano sa mga kababaihan. Pero ngayon, lahat pantay na guys. Pantay na karapatan pagdating sa lahat ng bagay. Kung anong kayang gawin ng babae, ay kung anong kayang gawin ng lalaki, kayang gawin din ng babae. Yan, no? We are make sure to be in equality in here in our country. Okay? Ano ba yung sinuwali, sir? No? Ano ba yung sinuwali, guys? No? Pwede naman natin panoorin para magkaroon din tayo ng idea. Sinuwali is parang meron kasi yan eh. Single sinuwali and double sinuwali. Depende kung ano po yung gagamitin natin. And also, the sinuwali. Oh guys, ito. Paro natin. Ayaw nga pala, hindi nyo maririnig yan kasi ano. Kailangan siya ay naka.
This is a single sinwali, guys. Naririnig ba? Okay, sige lang, nag-advertisement eh. Oh guys, dito naman tayo sa double sinwali. Thank you.
Okay, wait lang ah. Okay, nakita nyo naman guys, napakinggan nyo lahat. Pa-open cam nga na iba. Napakinggan nyo naman lahat. Hila, hila. Hila guys. Hila, naririnig ba ako? Napakinggan naman lahat yung ano, yung single tsaka double sinuwali. Makita nyo ba? Yes. Okay guys, that's the yung sinuwali, tsaka, yung single tsaka double sinuwali will be performance also. Dating sa ganyan bagay, no? Okay, perform nyo rin yun, no? Kaya make it sure to have, ano, mahaba yung Monday to Friday, meron kayong oras para magawa ng ganung presentation. That will be also your, be pwede kong ilagay sa ating activities. Okay? But, ayun, a-announce ko lahat yan guys kung anong pwede natin. Basta yung anong napag-aaralan natin ngayon will be performing also. Okay? Para we have a record dito sa ating subject matter natin. Like I said guys, I'm not doing any examination or quiz examination because a quiz examination will be your midterm examination also. No? Kasi yan yung pwede kong ilagay. Kasi mahirap maglagay po na o magbigay ng quiz examination dito kasi konti lang ang makuha natin. Kasi 100 items po ang ating quiz examination, so that it's either I give you give a grades higher than the 100, higher than 80 or 90 pagdating sa final examination, yun pwede nating i-perform yung guys, that will be your final, no? Pagandahan talaga ng performance yung pag nagkataon. But also I announce to you that yung kung ano man pinag-aralan natin ngayon, yun din yung mga ibibigay ko sa inyo pagdating ng panahon, pagdating ng oras. Okay? Wait lang. Ang nakakaano lang kasi Sabado yung klase natin. The time magawa na. Nakakaantok yung. Pag itong oras guys, 1 to 3, this is the time of hell. Ito yung mga oras na nakakaantok talaga. Ito kasi yung oras ng tulog pagdating sa tanghali. Tama ba? Tama ba guys? Ito yun. Ito yung mga oras pag 2 antok talaga guys. Kahit ako yung during our time, during our review or our class, kapag ganitong oras nagtuturo yung teacher namin, lutang na yung isip ko, no? Kapag parang ang sakit naman sa ulo niya. Kung naranasan nyo guys, tuloy-tuloy na ano. Amin kasi pag ano sa klase, 7 to 5 PM, tuloy-tuloy yung klase. Sakit sa ulo guys. No? Butik yan. What if meron pero isang oras lang sa akin yun as a teacher. Pag sa estudyante, ewan ko ngayon kasi sa amin dati may hintuan pero tuloy-tuloy pa rin eh. Ngayon sa pag ako nagturo kasi guys tuloy-tuloy, simula ako ng 7 hanggang 6 PM, no? Yan, tuloy-tuloy talaga ako nagsasalita kaya minsan parang malat na yung salita ko, no? Pero I try my best na, you know, na ituro sa mga estudyante ko. Okay? Okay, here. Presenta natin. Tapusin lang natin, guys, yung 10 things na yun. Tapos, we can go home and we can dismiss. Na. Para sa susunod, yung activities na ibibigay ko sa inyo or the reporting na ibibigay natin ay meron pang kinalaman talaga dun sa subject matter natin. Okay? Yan guys, na nasa number ito. 5 pa tayo, no? Tama sa sinuwali yan. The newest release from Combatives Authority, Kelly McCain and Black Belt is titled Kelly McCain of Combatants. Stick Ground Combat, it's a streaming video course you can watch on your digital device. Ito guys, oh, nagano'n siya. Nagkaroon na ng advertisement, no? Galing ko na kaya. May advertisement yan na yung ano niya eh. Yan, for women, the Filipino arts are perfect because even the smallest hands can hold a knife wield in a deadly fashion. With minimal training, a woman will be able to keep almost any sane attacker at bay. For the insane one who approaches anyway, there is getting cut or killed. Don't believe and try this experiment. Beh,
Pahinaan ka mo ng boses ng kaklase ako. Ang mga kababaihan, guys, ito ay very effective pagdating sa mga kababaihan, yung martial arts na tinatawag natin. Why? Because martial arts technique, ito yung mga martial arts na tinatawag natin, guys, this will be big helpful to our sa mga women natin, no? Kasi kapag mayroon nga namang umatake sa kanila mga baliw, na kung atake lang ng atake, tapos kinukuha at tinipilit silang sumama, they have a weapon. This is very big weapon, diba? This is the defense that can do up women, no? Give women, you know, a marker, guys. Saan ba ito? Putik yan. Ang gabi na naman ako. Giving woman, you know, a marker, then attempt to get close to her without getting ink. It's not easy to do, guys. Once she's taught how to discreetly carry and draw the weapon, your task will be exponentially touch her. Suitably armed, she'll be able to truly protect herself, even against multiple attackers. Kapag ang isang babae, guys, so yan, lalo sa mga kababaihan natin, meron talagang alam sa martial arts. Kahit yung magaling talaga, guys, talagang champion, di ba? Mga champion na sa karate, champion na sa not only karate, but also in taekwondo, no? Pinagsama pa. Magaling pa sa Thai. Yung mga Thai na, ano, guys? Tapos magaling pa magboxing. Ayun ako, putik yan. Yung mga mahirap ligawan, no? Siguro pag nagkamali ka ng pag nagkamali ka na pag napangasawa mo yung mga yan, guys. Naku, pag nagaway kayo, tumakbo ka na lang, no? Kahit anong weapon siguro ang gamit mo, ay just may yung marimar. Ay, di ka mananalo, di ba? Kaya yung mga mahirap na. Kumbaga, imbis na ikaw si Commander, ay ikaw na si ano, subordinate ka na lang niya. Siya na si Commander, no? Ayun, ang mahirap pag magaling ang babae sa martial arts, no? Kaya may kature, guys, na pag magaling kayo sa martial arts, turuan nyo lang siya yung tama lang, no? Para hindi naman gamitin laban sa inyo. Kidding aside, but also, guys, ayan, ang women's natin, maraming mga kababaihan ngayon na nag-excel sila pagdating sa mga martial arts natin. Minsan pa nga, mas magaling pa talaga sa kalalakihan. Okay? Namely, those that involve the tactical knife, our fighting men and women need real blade, skill both offensive and defensive. And the Filipino arts among the few on earth that have been tested in battle. Yes, guys. It's very tested po ang ating weapon. During our PE, guys, our professor invited a real martial arts artist. Alam niyo ang tindi, guys. Talagang ang gawak nila. Yung blade talaga na totoong ano, panaksak. Tapos na gano, pinapakita talaga sa amin kung paano sila magano gumamit ng weapons, no? Ang tindi. Talagang yung ano, yung tipong, guys, na 'di ba merong ano, merong mga ano kasi mga bagay kasi na makikita mo parang andaya naman, no? Pero dun sa kanila ang lupit. Talagang yung mga kutsilyo na gamit nila totoo. Pinakita pa nga sa amin, sinaksak nga ano, yung papel eh. 'Di ba? Ginanyan pa nga sa amin. Talagang ang lupit yung mga ganyan, meron talagang ano, guys, yung karaniwan, guys, isa ang mga Pilipinong martial arts artist na gumagamit ng totoong laban para ipakita sa mga madlang people o madla kung ano ba yung ginagawa ng mga martial artists, di ba? Ang lupit yung, guys, no, papaita talaga sa inyo na yan. Nagsasaksakan sila, yung totoong weapon talagang gamit nila, ganun ang ginagamit, guys. Makikita niyo yan, try to research sa YouTube. Okay? The Filipino martial arts help you connect the dots in your self-defense. Yan yung isa sa mga ito, guys. So, di ba? 10 things that we didn't know in martial arts of the Philippines. Yan, kasama yan, guys. Yung hindi alam ng karamihan, gumagamit po talaga ng real weapon ang mga Filipino martial arts pag sila ay nagde-demo sa mga tinuturuan nila. Why? Bakit ginagawa nila yan, guys? Para malaman ng mga bata o mga taong tinuturuan nila na hindi lang po basta-basta ang tinuturo nila. Na hindi lang po sila nagturo para matakot sila na mamatay. Tinuturo po nila yon para malaman ng mga estudyante nila at mabilib ang mga estudyante nila na dito ay real life situation yung ginagawa nila. Paano kapag weapon talaga na totoo? Paano pag ang gamit talaga ay panaksak talaga na matulis na bladed weapon na talagang mamamatay ka pag tinamaan ka? Yun ang pinapakita ng mga Filipino martial arts na hindi alam na karamihan mga Pilipino na ganun po pagdating sa martial arts, no? In karate, papaita sa inyo. Yes, karate and taekwondo, papaita rin sa inyo kung paano ba yung totoong laban. Pero pag dito sa mga kali,
sa mga anyo pagdating sa mga pagde-demo nila. Talagang ipinapakita guys sa totoong weapon yung ginagamit nila. Hindi yun pag sinaksak ka tapos lulubog. Diba? Iba yun. Iba yung lumulubog na weapon, diba? Kasi meron mga weapon na pag yung mga sa mga pelikula, diba guys, yung mga saksakan. Ang totally yung laruan yun, lumulubog yun, diba? Pag sinaksak, parang plastic nga lang yun, lulubog yun. Pero dito sa Filipino weapon natin, practically guys, nakita ko talaga, nasuko talaga na ganyan gumamit ng mga weapon ang mga Filipino martial arts, lalo na yung mga grandmaster. Eh, nakalimutan ko anong pangalan ng grandmaster na nagturo sa amin yun. In-invite kasi ng professor namin yun, mahal nga ng bayad namin yun, kasi nagbayad pa talaga kami dun. Kasi hindi kasi bihira kasi ang magturo sa amin ng ganun. Masiguro, taga-ano pa nga kami, 300 plus kami, eh, 50 kaming estudyante nyo, no? Ganun kamahal pag nag-ano ka, nagdala ka ng professional pagdating sa martial arts. No? Lupit. The Filipino martial arts, arts help you connect the dots in your self-defense training by focusing on versatile concept rather than the different technique for every situation. The FMA instructors talk about angles of attacks than specific attacks. Once you're able to discern whether an attack is coming from the inside or the outside, and whether it's from the left or the right, you have the base you need to deal with it. After that, your training will be about progression and combination involving those basics. Lahat po ng tinuturo ng mga grandmaster pagdating sa Filipino martial arts ay konektado po. Ibig sabihin, lahat ng itinuro nila sa inyo ay kailangan mong i-demo ng totoo. Diba? Ibig sabihin, nasabi ko kasi, ang motto kasi pagdating sa mga Filipino martial arts o pagdating sa mga nagtuturo ng mga martial arts, lalo na sa Pilipinas guys, ang motto nila, once na magaling ka o once na ikaw mismo ang nasa sitwasyon, magkakaroon ng progression na tinatawag. Ibig sabihin ng progression guys, ito ay may improvement, no? Improvement sa sarili mo. Kasi once na nandun ka sa sitwasyon, lumalabas kasi yung tinatawag natin adrenaline. Lumalabas guys yung totoong tayo, no? Dati hindi ka marunong humawak ng weapon. Ngayon marunong ka nang humawak ng weapon. Because hindi ka nang natakot kung paano ba umatake at paano ba dumepensa sa sarili mo. Yan yung itinuturo ng ating mga Filipino martial arts. Hindi nila itinuturo guys na ito ganyan gawin mo, ito ganun gawin mo. Hindi. Gusto nila makita o gusto nilang malaman ng mga estudyante nila o mga tinuturuan nila na hindi basta-basta ang pagtuturo ng martial arts. Kaya nga, dinedemo rin nila o nahayaan nila mga estudyante nila na sila mismo ang gumawa para ma-enhance nila yung sa sarili nila na hindi lang itinuro sa inyo na ganitong bagay. Kumbaga, natutunan nyo talaga na kayo mismo, napaunlad nyo. Diba? If your instructor is good, you won't ever find yourself splitting hairs over whether you need to defend against a punch, a grab, or a push delivered from the front because in FMA, they're treated the same as the direct straight attack. Yan guys, yung mga instructor, hindi po sila natatakot na kayo'y umatake. Diba? Pag sila'y nilabanan nyo, hindi sila natatakot. Why? Because they know kung paano yung galaw nyo. Kung paano ba kayo gumalaw. Kasi nga grandmaster, hindi naman tuturing na grandmaster yan. Kung yan ay walang alam. No? Kung isang suntok mo lang, tinamaan mo na sa mata. No? Nagkaroon ng black eye si grandmaster. Naku po, napaka-impossible yun po. Parang kalokohan na yun. Baka si ano yun? Si Master Pogi yun pag nagkataon guys, no? Na isang suntok mo lang, tinamaan na. Magkaibang bagay pa rin po pag ito ay grandmaster na. Ibig sabihin, pinag-aralan po ng gusto yan, dumaan po siya sa matinding training bago nakamit o nakuha yung title na yan. Okay? We have 7 guys. Stick fighting is not just about using a weapon. It also about using our opponent weapons against him. The first is of 10 invoked by seldom that is manifest in practice. Ibig sabihin po dito sa number 7 guys, hindi porket na wala kang weapon ay hindi mo na kayang kumuha o labanan ng isang tao. Ibig ko, for example, yung kalaban mo or your opponent, meron siyang weapon o stick weapon o balisong o meron siyang malaking weapon talaga na panaga sa'yo, pwede mo itong gamitin laban sa kanya. Basta marunong kang sa tinatawag nating self-defense. No? Basta meron kang alam pagdating sa martial arts, you can use it to them o pwede mong gamitin laban sa kanya yun. Okay? Filipino weapons training encompasses much more than just traditional stick and knives. Sino ba yung mga imbe? Anong gagawin ba? Yung mga kulong.
Papaprint ata. Ano yan, be? Ma'am? Ito. The methods you learn in FFA work with sticks and knives, but in some locales, people aren't allowed to carry such defensive implements. Fortunately, you can apply these skills to pretty much anything: a cane, a cell phone, a credit card, a toothpick, or umbrella, or even a bottle of water. Pagdating po sa FFA o Filipino martial arts, tinatawag natin, hindi naman po sa lahat ng oras pwede po kayo magdala ng mga panaksak nyo, ng balisong, di ba? Hindi naman pwede, hindi nyo po siya pwedeng dalhin sa mga katulad ng mall, katulad ng government facilities, katulad ng yun, yung may mga security details na sobrang higpit ng security, bawal ka magdala ng kahit anong weapon, hindi mo po madadala yan. Ang pwede mo lang madala, yung kaalaman mo, yung alam mo pagdating sa martial arts. Yan yung po ang pwede nating madala. No? Pwede mo kang gumamit ng yan. Pwede mo gamitin yung toothpick, no? Yung toothpick ng katabi mo, saksak mo sa baga niya, no? Patay ka agad 'yon. Pero huwag mo naman saksak agad. Ibig ko sabihin, pag yung mga weapon na nakikita natin o mayroon na tayo, for example, the credit card, pwede yan, guys, no? Matulis yan, no? Pwedeng pang-ano yan, pwede yan sa ano. Meron pa nga ako, napanood ako, ewan ko nga, totoo yun eh. Yung tissue paper, ginawa niya talaga ano eh, no? Weapon, no? Yung mga ganun bagay. Depende kung paano. Depende sa situation at depende kung gaano gagaling ang isang tao pagdating sa tinatawag nating martial arts. The karate, the kobudo, the kobudo martial arts team at with a black belt mag to make a pumyo demora karate weapons. Complete ha. Ito guys, pwede nyo daw siya panoorin dun sa kanyang dun sa video niya, pero I take it away. Taking up the Filipino martial arts can reinvigorate your training, whether you're a beginner or master. It's the reason there's so appealing to a practitioner of the arts. Once you have a solid foundation, you can learn many of the web moves using books, DVDs, but don't forget master to student interaction altogether. The meaning of principle, important is an history behind the techniques and drills, are for the most part hidden. You'll need a legitimate master to help you interpret them. Yes, guys. Lahat ng bagay ay nasa weapon. Lahat ng bagay po na pwede nating matutunan ay nasa internet na. Lahat ng bagay na pwede nyo malaman ay nasa internet na. Lahat ng bagay na gusto nyo matutunan kahit wala na mga teacher nyo ay nasa internet na. Pero the best weapon na pwede, the best na bagay na pwede ibigay sa inyo ng mga professor nyo o mga teacher nyo, yung mga bagay na wala sa internet, di ba? Ano po ba yung mga yun? Yung kaalaman, yung pagbibigay unawa, pagbibigay ng idea, pagbibigay ng sapat na kaalaman na wala talaga sa internet, na kamilang nakakalam, na pwede namin ibigay sa inyo. That's the reason. Pagdating po sa martial arts, ganyan din po yan. Yes, you can watch it in all video presentation that I given to you. Yes, you can have a good representation of yourself pagdating sa mga ganyang bagay. Pwede nyo pong gawin yan. Pero pagdating po sa reality, hindi po lahat ng bagay na natutunan mo sa internet ay pwede mong magawa ng basta-basta. Kasi meron po tayong tinatawag na hidden. May sekreto po ang pagkakaroon. May sekreto po ang pagiging magaling sa isang bagay. Yan ang hindi nyo matututunan kung hindi kayo natutukan ng mabuti ng mga grandmaster na tinatawag natin o master pagdating sa martial arts. Okay? Although some instructor focus on sports, the Filipino martial arts are a form of reality-based self-defense. And a great example of a complete is a MMA system. Ito, guys, daw ang isa sa mga example na yan, mga instructor natin ay nagpo-focus daw, mga instructor po ng martial arts ay nagpo-focus pagdating sa sports. At hindi po natin matatanggi yan, no? Talaga nagpo-focus sila sa sports. Kasi mayroong mga instructor na nagpo-focus lang talaga para magturo ng mga estudyante. Pero mayroong mga iba naman na instructor ng martial arts ay nagpo-focus para sa sports. Okay? Don't get fooled by the stick fighting tournaments you hear about. The Filipino arts are multidimensional. As Bruce Lee said, enter the dragon. Do not focus on the moon or you will miss all the heavenly glory. Ibig sabihin po ni Bruce Lee dito, huwag kang magpo-focus sa isang bagay o sa isang kaalaman lang na meron ka. Kasi yan, si Bruce Lee talaga matindi rin yan pagdating, diba? Sa kanya galing yung 1-inch punch. Eh, si Bruce Lee, alam ko talaga yung abuting history and dokumentary na napanood ko sa kanya. Hindi lang siya nag-focus sa isang bagay na martial arts.
kundi natuto rin siya po, alam ko, tinuruan din siya ng isang Filipino martial arts kung paano gumamit o paano yung mga technique pagdating sa martial arts weapons, no? Okay guys, can you open your cam? That will be the end of our discussion today. And all the details that I need to do, I need to focus, no? I need to post it in our Google Classroom, no? Ipo-post ko po tong video recording natin so that do sa other person na wala dito, 31 na lang po tayo. This is the all the record that na ilalagay ko sa project natin. Eh kayo lang po ang mayroong attendance ngayon. Doon sa iba na wala dito ngayon, ni Mikichur na bumawi sila sa mga activities, sa quizzes, sa recitation, the lahat na ibibigay natin kasi 10% is very big points in our all overall grades, no? Kasi kung may 10% ka, ang iintindihin mo na lang is 90%, no? Malaking tulong na yung 10% na yun. Kaya nga tinanggal ko na yung ano nyo, yung video presentation nyo is optional. Kung gagawa kayo guys, I give a plus 10 points for the incoming midterm examination. Pero for those person na hindi gumawa, eh wala silang points, no? Yung gumawa lang, mayroong puntos. Okay? President, nandiyan ka ba? Pakisabihin na lang yung iba na wala tayong magawa sa kanila. And also, they need to... You are 43 student here, guys, no? Even this is a minor subject, you can you need to focus also. You need to balance yourself, you need to balance your schedule. Time management, ika nga, no? Kasi kung hindi kayo marunong mag-time management sa criminology courses, guys, pag marami kang dahilan, hindi tinatanggap yan, lalo na ng ating chairman. You know also our chairman, di ba? Sir Jimmy Caltino, hindi, pag sinabihan mo po siya ng dahilan ng ganyan, lalo na kapag isang beses lang kayo magkita, eh baka mapauki na nam sa inyo si sir niya, no? Kaya make it sure to yourself, yung mga taga-Bagyo dito, mga taga-taas, alam nila yan, kung anong ibig sabihin na yun. Kasi ako, mabait pa ako sa inyo guys. Pero pagdating sa iba, ako, hindi ko na lang alam kung anong sasabihin sa inyo. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muling pagkikita. At have a blessed Saturday to all of you. Bye-bye.